Ngayon, mag-desisyon tayo ngayon pa lang. Ha? Huwag kayong papa-apekto kung si sinasabi ngayon ni Vice President Lenny Robredo, hindi pa siya tatakbo o hindi pa siya nagpapasya kung ang tatakbuhan niya ay presidente o gobernor. Eh, sabi niya, bukas pa ako. Yung iba na-apektuhan dito, paano ba yan, Anya? Eh, nag-uumpisa na yung kabila. Eh, bayan nyo sila mapagod. Di ba? Sila lalabas na luko-luko kung ikaw ay makapaninindigan. Oh, di ba? Oh, ngayon, may nagsasabi kasi, ito, pansarili niya lang yun eh. Niloloko niya si Vice President Robredo, yung patakboy na gobernor. Di ba? Yung Andaya. Sino may Andaya? Eh, di ba garapatan ni Gloria yan? Ha? Oh. Iniintriga yung politika ni Vice President Robredo para yung iba nga panghinaan ng loob. Eh sabi lang nila yun eh. Hindi naman si Vice President Lenny Robredo nagsabi. Di ba? Oh, kung talagang sa bandang huli hindi siya tatakbo. Hindi, wala na tayong magagawa kundi pumili tayo yung sinasabing lesser evil. Pero palagay ko, wala eh. Ako, naniniwala ako, tatakbo yan eh. Ah, in the end eh, magpapasya yan na tumakbo. Sapagkat wala tayong pwedeng ipalit eh. Meron pa tayong, dyan sa mga kandidato na yan, marami dyan, lahat halo siguro, pro-China yan. Yun yung Manchurian candidate na ang dahilan ng kanilang pagtakbo ay para sa kapakanan ng Incheck. Oh, kaya yung iba nga nagpapanggap pa ngayon eh, kalaban na raw nila si Digong Nyo. Ito si Yorme, di ba? Sabi, political dynasty. Kagabi lang binabanggit natin yung political dynasty, di ba? Oh, nasa balita na ngayon. Hindi raw siya naniniwala na ipinamamana yung posisyon. Ang tanong lang dyan eh, sincero ka ba dyan? Yorme, sa sinasabi mong yan, unang-una, nagkaroon ka ng kaugnayan dyan. Di ba? Habang wala ka sa Maynila, eh binigyan ka ng pwesto rito, naging undersecretary, ay secretary ka ng kwan eh. DSWD, di ba? Oh. Grace po ka nung eleksyon eh. Di ba si Grace po dala niya? Nung eleksyon, hindi naman si Digong Nyo. O ngayon, eh sinasabi mo, hindi na ipamamana. Eh baka naman masaktan yung mga kasama mo diyan sa Maynila. Ha? Papano si Honey, my love, so sweet? O, eh buong pamilya niya nakapwesto, di ba? Si Kaper si Lapid, umabanan. Lapid Fire. Huwag tayong maging mapagpanggap, 'di ba? Dapat marunong kayong kumilatis kung magpapanggap lahat 'yan eh. Si Pacquiao nga nagpapanggap na may kakayahang maging presidente. Sipin niyo 'yon. Eh alam na alam nating lahat wala. 'Di ba? Pwede sana si Pacquiao kung ang nangyayari sa gobyerno natin eh yung continuity lang. Pwede kang leader, pagpapatuloy mo lang naman kung ano yung flow sa gobyerno, kung paano lang tumatakbo, as is where is lang. Parang dekorasyon ka na lang, di ba? Dito hindi gumana gobyerno rito eh. Tapos sinasamban nyo to, di ba? Ang totoo niyan, tatakot si Pacquiao kay Digong Nyo. Takot siya. Baka siya gantihan. Di ba? Di doon pa lang, duwag yan. Sa boxing, pwede ka. Sa politika, hindi ka pa pwede. Sa katotohanan eh. Nananalo ka dahil ang daming gago eh. Ba't naman kita hahangaan sa politika? Sino ka ba sa politika? Tanga ka nga eh. Nung hindi ka pa binababoy,
Sinabi na natin yan. Natunugan na natin, umpisa pa lang eh. Sa PDP laban, binabastos ka na eh. Oh, kailan mo lang natunugan? And hindi ka pa rin makaramdam eh. Para ka na iniksyonan ng pampamanhid eh. Hindi ba? Wala ka maramdaman. Baboy na baboy ka na nga eh. Nagsasayang ka ng pera. At yung ginagawa ninyong pagtakbo, marami dyan. Yan, yeah, sila Soto. Ah, eh, parang personal lang nila yan eh, na interest nila yun. Yung ba ginagawa ba nila yung pagtakbo na yan para sa taong bayan? Hindi ako naniniwala dyan, mga kaibigan. At kung kayo naniniwala, eh bahala kayo. Di ba? Eh, sabi pa nga eh, ni Soto, di ba, nung wala namang clamor sa kanya. Wala namang humihiling. Humihimok sa kanya na tumakbo kang vice president. Kung meron man yun, pamilya niya lang siguro yun. O yung mga nakikinabang sa kanya. Di ba? Pero sabi mo, public clamor, wala. E ba't kayo tumatakbo? Hindi ba? O ito, ano sabi niya doon sa pagtakbo? Pinaano nila yun, pinalulutang nila yung pagtakbo una. Baka magkaroon ng clamor. Wala namang clamor eh. O ngayon, tinutuloy nilang ganun. Di ba kayo nahihiya? Ano pa sabi ni Soto? Iniisip niya raw na tumakbong vice president. Paano? Tapos na yung termino niya. Hindi ka na magkakamal niyan. Pag wala ka na sa pwesto, di ba? Kailangan tuloy-tuloy. Ang pagkakamal. Sabi pa niya eh, yan daw office of the vice president, eh isang something else. I have to admit, inaamin niya ra, I'm thinking about it. Ha? Pinag-iisipan niya yan. Unlike other politicians, ba? Hindi raw katulad ng ibang politiko na nagsasabing hindi sila tatakbo, but on the day of the registration, nangunguna. Mga kaibigan, that's if I do away with the other inclination, which is to retire. Eh, mag-retire ka na kasi sa totoo lang eh, kapag si Soto tumigil na sa politika, doon pa lang siya makapaglilingkod sa bayan. Yan ang totoo. Si Kapersi Lapid, bumabanat, Lapid Fire! Pero habang nandiyan kayo, hindi naman kayo naglilingkod sa gobyerno. Yung gobyerno naglilingkod sa inyo eh. Baliktad yun eh. Ito pa sabi niya. That will make me run if we can upgrade. Ba? Ia-upgrade daw. Itataas niya yung uri ng vice president into something really prominent. Like for example, if the vice president will be handling the problem of illegal drugs, eh diyan ka nga nasangkot sa illegal drugs eh. Noong panahon ni FBR eh, di ba? Kay Chongko. Nakalimutan mo ba yun? Gusto niya raw hawakan yung illegal drugs. Eh bakit nung binigay yan kay Vice President Lenny Robredo, hindi ninyo dinipensahan si presidente si Vice President Lenny Robredo na yung pala binitag lang nila, di ba? Para magamit lang nila na upang siraan, di ba? Sisiraan pala kaya pala inoper yung pwesto. Sana pinagtanggol mo, di ba? Kung talagang merong kang malasakit na maitaas ang antas ng pagiging vice president. Sa Amerika, ang vice president, yan ang pinaka-tagapangulo ng Senado nila. Yung vice president. May trabaho ang vice president doon. Di katulad dito, o katulad kay Vice President Lenny Robredo, binabastos-bastos, di ba? Pero pwedeng bigyan ng pwesto. Natakot sila eh.
Noong pagpasok ni Vice President Lenny Robredo, maraming kasi nakausap na ng international community. Marami nang binigay na idea sa kanya kung paano huhulihin eh. Eh di humihingi siya ngayon ng mga dokumento, di ba? Oh, ba nagalit? Ba't ba kayo nag-appoint? Hindi talaga kampanya laban sa droga ang talagang gusto nila, di ba? Gagawin ka lang dekorasyon. Gusto nila maging dekorasyon kanila. Oh, mga kaibigan. At saka, drug abuse, remove it from the plate of the president. Tanggalin na raw yun sa tungkulin ng presidente. Mga kaibigan, kawawa ang bansa natin pag naging vice president yan. Tandaan ninyo yan, ha? Mga kaibigan, eh di lalo kayong nakinabang, di ba? Oh, eh si Vice President Lenny Robredo, walang pakinabang eh, di ba? Puro nakita ninyo, puro NGO ang nagdo-donate ng mga ipinamamahagi ng Vice President. Di sa Maynila naman, sabi ni, maganda sana sinasabi ni Yorme. Ano raw, yung laban sa kwan eh, political dynasty, di ba? Eh, pero bago ka magsasalta minsan, baka makasakit ka dyan sa paligid mo, di ba? Eh, kaalyado mo, mga political dynasty, ilang konsyel dyan ang palit-palitan na eh, di ba? Oh, okay yun, kung sincere ka. Pero mahaba pa ang panahon para makapag-build up ng mabuting track record si Yorme. Di ba? Ang track record pa lang na alam namin yung hindi maganda. Oh. Sa bayan ko. Magandang gabi, Tito Soto. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, nagmamahal sa'yo. Kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na